Ito. Sa kabila ng kanyang mapait na karanasan, kaawa-awang kapansanan at panlabas na kapangitan, nagsilbi sa mga may sakit, bilanggo at kapuspala. Labating dumapo sa simbahan at mula noon ay binansagang kolumba na tumutukoy sa ibon na iyon. Noong kabataan, nagkaroon ng pangitain ni Kristo na naging mudyat upang ialay ang kanyang buhay sa Diyos. Nang ipagkasundo na ipakasal sa isang lalaki, pinutol ang buhok at iniabot ito bilang tanda ng pagtutol. Naging Dominikana, Tersyarya at Tanyag na tagapayong espirituhan. Sa Perugia, nagtatag ng kumpeto para sa ikatlong orden at lubos ng lamingkod sa mga buka. Nang mamatay, tila bagay nakita ng kanyang kaibigan. Masagyata o sana di ba tuwa ang kanyang kaluluwa bilang isang liwanag sa tumapang papawid at nag-iwan ng mga katagang mas mabuti ang mga ilangan ng mas kakunti kaysa panghulad ng mas marami. Beato Angelico Fra Giovanni da Fiocello. Ipinanganak si Guido di Pietro o mas kilalang Beato Angelico noong taong 1375 sa Ropecanina sa Tuscan, malapit sa Fiesole sa bansang Italia. Siya ay sumali sa orden ng mga Dominikano noong 18 taong gulang bilang isang relihiyoso kapatid. Ang pangalawang Angelico ay nagmula sa kanyang mga gawaing pintana, malanghel sa ganda. Si Beato Angelico ay interesado sa dalawang bagay. Una, nais niyang sumunod sa halimbawa ni Kristo sa lahat ng mga mabubuting mga gawain. At pangalawa ay upang mapag-usayan ang kanyang talento para sa pagpupintan. Beato Angelico, ipanalangin mo kami. Beata Margarita de Castello, 1320, ang patrona ng mga laban sa aborsyon. Ipinanganak na pandak, tuba at bulang, kung kaya't inabandona ng kanyang walang awang mga magulang sa tambana ng lungsod ng Castello sa Italia. Inampon ng mga Dominikano sa kanilang kumpento kung saan hindi kalaunan siya ay umani sa ikatlong orden nito. Sa kabila ng kanyang mapait na karanasan, kaawa-awang kapansanan at panlabas na kapangitan, nagsilbi sa mga may sakit, bilanggo at kapuspalad, taos-puso ng walang humpay at may kagandahang loob. Patuloy lamang siya na hindi lahat ng maganda sa mata ng tao ay banal, ngunit lahat ng banal sa mata ng Diyos ay maganda. Beata Margarita de Castello, panalangin mo kami. Beata Juana de Aza, taong 1205, ang patrona ng mga ilaw ng tahanan. Mula sa maharlikang angka ng mga Aza sa Caleruega, Espanya, butihing asawa ni Venerable Felix de Guzman. Nang dahil sa kanyang pagtuturo ng mabuting asal at katisismo at pagmamalasakit sa mga maralita at may sakit, hindi katakataka na ang kanyang tatlong anak na lalaki ay tawag na lingkod sa Diyos bilang mga pari. Beata Juana de Aza, ipanalangin mo kami. Santo Tomas Puong de Tonkin, 1816, ang martir ng Banal Cruz Jesus, isinilang bilang anak ng isang maharlikang angkan sa Tonkin, Vietnam. Naging Kristiyano mula pagkabata, naging paring sekular at kasapi ng ikatlong orden ng mga Dominikano. Nang usigi ng mga Kristiyano sa kanyang sinilangang bayan, dinakip at nakulong ng paulit-ulit. Noong dahuli, hinamo ng uong na talikuran ang Kristiyanismo at tapakan ang isang krus, pero hindi niya ito ginawa. Santo Tomas Kong, Bitongin, panalangin mo po kami. San Vicente Liem de la Paz, taong 1773, ang kauna-unahang Dominikano ng Vietnamese. Ipinanganak sa isang kinikilalang pamilya sa Funay, Tralu, Vietnam.
ipinadala ng hari ng Espanya sa Pilipinas upang mag-aral sa Colegio de San Juan de Letran at ng Santo Tomas. Pagkatapos maging ganap na Dominicanong Fraile sa Maynila at nakahikayat ng maraming kababayan sa Kristyanismo. San Vicente Yen de la Paz, ipanalangin na kami. San Luis Maria Grignon de Montfort, 1716, ang pangunahing kalugbahasa ng Mario Loya. Isinilang sa Montfort, Sur, Mayo sa Pransya. Sa murang gulang, nag-aral ng filosofiya, teologiya at naikayat na marangal sa mga kapuspalad. Sa gabay ng ilang mga pari, naging masiding deboto ng Mahal na Birhing Maria. Nag-aral sa isang seminaryo sa Paris tungkol sa espiritualidad, partikular sa papel ni Santa Maria sa buhay Kristiyano. Na nagbunsod sa paksa ng Santo Rosario at sa pagsulat ng kanyang mga aklat na ang Lihim ng Rosario at ang tunay na debosyon kay Maria. Limang buwan matapos naging pagsikular, umanib sa pangkawin ng mga Dominikano. San Luis Maria Grignon de Montfort, panalangin mo po kami. San Juan Macias de Rivera, taong 1675. Ang huwarang pastol at lingkod mula sa Rivera, Espanya, maagang naulila at naiwan sa pangangalaga ng isang iuhin. Habang nagpapastol para sa mga kamag-anak, ginugol niya ang kanyang mga oras sa pananalangin. Sa murang gulang na 8 taon, tumungo ng Lima, Peru at naging isang cooperator brother sa kumbento ng mga Dominicano doon. Malimit na humingi ng limos at pagkain para sa maraming mahihira. Gaya ng ipinahihiwatig ng hawak niyang sidlan, ang kanyang pagkamatulungin at pagkakawang gawa ay tila bagang wala rin kasinlalim. San Juan Macias de Rivera, ipanalangin mo kami. San Martin de Porres, 16. Ang unang negro na naging santo sa modernong panahon, anak na isang Kastilang maharlika at isang negra mula sa Lima, Peru. Sa edad na 15, naging utusan, tagapagpakain ng mga hayop ng tagapagbantay ng pintuan sa kumbento ng mga Dominicano, kung saan hindi kalaunan ay naging isang cooperator brother. San Martin de Porres, ipanalangin mo kami. San Jacinto Jordan at Salone, taong 1634. Si San Jacinto Jordan at Salone ay pinanganak sa San Esteban, Quisquina, Agrigento, Sicily sa Italia noong ika-isa ng Nobyembre, 1678. Siya ay sumali sa Order of Preachers sa Dominican Province ng Sicily sa murang edad na 77 anyos. Matapos maordinahan bilang pari sa Trujillo, ay nagtungo siya ng Espanya at Mexico bago naklakbay papuntang Pilipinas. San Jacinto Jordan ng Salone, ipanalangin mo kami. Santa Magdalena de Nagasaki, 1634. Ang isa sa kauna-unang Japonesa na naginanap ng Santa, pinanganak at lumaki sa bayan ng Nagasaki sa isang pamilyang Kristiyano na pinatay noong siya ay 9 taong gulang pa lamang, isang katekista at tagasali ng wika para sa mga misyonero. Unang naging tertiary sa ilalim ng paglubay ng mga Agustino Recoleto doon. Pagkatapos patayin ng mga nasabing pari, umanib naman sa ikatlong orbe ng mga Dominicano sa ilalim ng paglubay ni San Jacinto Jordan ang Salone de San Esteban. Nagnais maging madre ngunit naundon dahil sa persekusyon ng mga Kristiyano. Hinuli, pinahirapan at ibinitin ng patibarik sa isang balon. Nagpamalas ng katangitangin tibay ng loob at pananalig habang umaawit ng papuri sa Diyos na may kagalangan hanggang sa malagutan ng hininga. Santa Magdalena de Nagasaki, ipanalangin mo kami. Wala pa sila dyan. Santa Catalina de Ricci, taong 1570. Ang kagila-gilala sa babae mula sa angka ng mga Ricci sa Florencia, Italia. Sa murang edad na 13, pumasok sa kumbento ng mga Dominicanong madre sa Tuscania. Paglipas ng panahon, naging madre superiora sa 36 na taon.
naging tagapayo ng mga prinsipe, obispo at kardinal. Nakaranas ng mga kababalaghan at nakakaibang pangitain na ikinakasal siya kay Jesus. Ang kanyang buhay kabanalan ay puno ng sakripisyo, pagdarasal at debosyon sa pagpapakasakit ni Kristo, kung kaya hindi katakatakang biniyayaan siya ng stigmata sa loob ng 12 taon. Santa Catalina de Ricci, ipanalangin mo kami. San Pio Quinto, 1572, ang Santo Papa ng Santo Rosario, nang maging isang Dominikano na kilala sa tigil na pananalangin, nagturo ng filosofiya at teolohiya sa 16 na taon at natalagang obispo. Nang mahalal na Santo Papa, nagpatupad ng maraming reforma para sa kaparean at inisa bilang kontra sa protestantismo. Nang dahil sa kanyang pagkarasal at pagikayat sa mga kawan na magrosaryo, nagtagumpay ang hukbong Kristiyano sa Lepanto, Gresya, labang sa mga Turkong Muslim na balak sagutin noon ang Europa. Isang tulay ng tagapagpanggol ng Kristiyanismo at hanggang manindigan sa lahat ng mga kumakalaban dito. San Pio Quinto, ipanalangin mo kami. San Juan de Colonia. Si San Juan de Colonia ay pinanganak sa Alemanya noong ika-15 siglo. Nagdala siya ng lunas sa mga Katoliko na malupit na iniusing ng mga erehe na Calvinista. Nang siya ay natuklasan ng sampari, siya ay naaresto at pinahirapan. Inalok siya ng kalayaan kung itatatuan niya ang kapangyarihan ng Santo Papa sa simbahang Katolika. San Juan de Colonia, ipanalangin mo kami. San Antonio de Torrentia, 1459, ang patron ng mga tagapayo at ang tagapangalaga ng mga mahihirap, pinuno ng maraming kumbento ng Dominikano at naging arsibispo ng Florencia, Italia. Nang dahil sa paniniwalang ungalunungan, ay handog ng Diyos na dapat ipamahagi, itinatag ang unang aklatang pampubliko sa Europa. Nang dahil sa mapanimbang na kaalaman sa mga usaping panglipunan at pangsimbahan, naging tagapayo ng mga hari at Santo Papa. San Antonino de Florencia, ipanalangin mo po kami. San Vicente Ferrer de Valencia, ang patron ng mga mahangaral, isinilang sa Valencia, Espanya, nang maging isang Dominikanong pari sa bulang na 17, naging bantog sa kanyang mga sermon sa kandurang Europa na may diin sa pagsisisi at pagbabalik loob sa Diyos, kung kaya't binansagan siya ang anghel ng huling pagbubuo na binabanggit sa Apokalipsis, Kabanata 14, Talata 6-7, na nagwika ng Temete Deo et Date Ili Honore, na ang ibig sabihin ay matakot kayo sa Diyos at bigyan siya ng dangal. Nagtaglay din siya ng talento sa propesiya at paghihimala at nakahikayat ng maraming Hudyo at Muslim sa Europa. San Vicente Ferrer de Valencia, ipanalangin mo kami. Santa Catalina de Siena, 1380, ang isa sa mga unang babaeng binansagang dalubhasa ng ating simbahan. Ipinanganak na bunso sa 25 magkakapatid sa Siena, Italia. Sa murang edad, nakitaan na ng kabanalan. Umanib sa katlong orde ng mga Dominikano at naging tagapayong espiritual ng marami. Naimpluwensyahan ang kalakaran ng simbahan at nakapaglathala ng maraming librong pangreligyon, gaya ng pinahihwating ng hawak na pusong may apoy. Naglalagablab ang kanyang marubrob na katapatan sa Santo Papa, pag-ibig sa Santa Iglesia Katolika at pananalig sa ating Panginoon. Kung kaya't bago pumanaw, iniwan niya sa atin ang ganitong payo. Sikapin mong maging kung ano ka dapat ayon sa kalooban ng Diyos at mapapalaglablab mo ang mundo. Santa Catalina de Siena, panalangin mo po kami. Santa Ineseni de Montepulciano, ang maamong birhen ng mga Dominikano, mula sa isang maharlikang pamilya sa Montepulciano, Tuscany, Italia, kung saan naging madre sa gulang na siya.
Dahil sa aking talino, kabanalan at kababa ang loob tulad ng isang tupa, naging superiora ng kumbento sa kurang edad na 15. Nakapagtatag rin ang isang monasteryo sa kanyang bayan. Taglay ang kapangyarihang magpagaling, gumawa ng himala, lumutang sa ere at magpitaw ng mga propesiya. Minsan nagkaroon ng isang pambihirang pangitain ng Santo Niño sapagkat siya ay isang matingtimang deboto dito. Bagamat hindi siya kasimbata ng kanyang patrona na si Santa Ines de Roma, taglay naman niya ang pagiging payak ng isang kabataan. Ito na po ang kanyang 25 pakikilahok sa ating prosesyon. Santa Ines de Montepulciano, ipanalangin mo kami. San Alberto Magno, 1218, ang patron ng mga santito mula sa isang prominenteng mag-anak sa Bavaria, Alemania. Nang dahil sa devosyon sa mga nabiring Maria, pumasok sa orden ng mga Dominikano, naging biyasa sa Agham, Filosofiya at Teologiya, at naging guro ni Santo Tomas de Aquino, kung kaya't pinansagang dalubhasa ng simbahan at ng sanlibutan. Sa loob ng 3 taon, naging obispo ng Ratisbon kung saan nangaral nang hindi sumasakay sa kabayo, bagkus naglalakad lamang. Naging bantog sa hangarin na magkaroon ng papayapang ugnayan at reunion para sa kabubuting ng buong sanlibutan. San Alberto Magno, ipanalangin mo po kami. San Raimundo de Peñafort, ang patron ng mga abogado, isinilang sa Catalonia, Espanya. Dahil dalubhasa at guro sa batas ng simbahan, inatasan ng Santo Papa na tipunin at iayos ang lahat ng mga alituntunin at kanoniko. Nagtatag ng Order of the Blessed Virgin Mary of Mercy or Mercedarians upang magkawang gawa at tubusin ang mga Kristiyanong dinukot ng mga Muslim. Sa kagustuhang maianib ang mga Muslim, nag-aral ng Arabiko at Koran. Gaya ng ipinahihiwatig ng tanga ng susi, ang simbolo ng kumpisal, matiyagang nagpakumpisal sa mga hari at Santo Papa at namatay sa edad na 100 taon. Para sa kanya, ang tanging susi sa kapayapaan ay pag-unawa at paggalang sa paniniwala ng iba at pagbabalik loob sa Diyos. San Raimundo de Peñafort, ipanalangin mo kami. Santo Tomas de Aquino, 1274, ang patron ng mga parang katoliko. Isinilang sa Rocaseca, Aquino, Italia. Sa kabila ng matinding pagtuto ng pamilya, pamanig sa mga Dominikano sa ilalim ng paglubay ni San Alberto Magno at ibinuhos ang buhay sa pagtuturo ng Ebanghelyo. Naging tanyag na dalubhasa at huwarang guro ng filosofiya at teologiya. Nakilala ng lubos sa mga isinulat, lalo na ang kanyang Summa Theologica at ginawaran ng titulong dalubhasa ng simbahan. Ayon sa kanya, ang pinakalayunin ng buhay ng tao ay makiisa at makisama sa Diyos kung walang hanggan. Santo Tomas de Aquino, panalangin mo po. Santa Margarita de Hungría, ang prinsesa ng mga Dominikano, anak ng hari at reyna ng Hungría, nagkataong isinilang sa Dalmatia, Croatia, kung saan lumikas ang pamilya dahil sa pananakop ng mga Mongol. Nang mapalaya ang kaharian, ipinasok ang ng mga magulang sa kumbento ng Dominikano sa edad na 3 bilang pagdupad sa pangako sa Diyos. Ngunit nagbago ang desisyon ng ama paglipas ng panahon at ipinagkasundo itakasal sa hari ng Bohemia na labis niyang pinutulan. Santa Margarita de Hungría, ipanalangin mo kami. Santa Sedislava Bertiana de Lerberta, 1252, ang patrona ng mga Masoleranin sa kanilang asawa. Isinilang na isang maharlika sa bayan ng Bruno, na ngayon ay bahagi ng Czech Republic. Naging asawa ng duke ng Lerberta at ina ng 4 na sibling. Namuhay sa isang kastilyo, pero binuksan ito sa lahat ng mga kapuspala sa kabila ng matinding pagtutol ng kanyang asawa. Naging isang Dominikanong laiko o tertiary nang mapatakos si San Jacinto Olivas doon.
upang mapanaganap ang Kristyanismo, nagpatayo ng paagamutan, konvento at simbahan. Naging katekista, nag-alaga ng may sakit at kumalinga sa mga bilanggo gamit ang sariling yaman. Pagkat para sa kanya, ang tunay na kayamanan, katanyagan at kasiyahan ay matatagpuan lamang sa kaharian ng poong may kapahal. Santa Sedislava Terkiana Teneguerca, panalangin mo po yan. San Pedro de Verona, ang unang martir ng ng mga Dominikano, isinilang sa Verona, Italia, ng may magulang na mga heretiko. Sa kabila nito at sa edad na 15, pumasok sa orden ni Santo Domingo de Guzman nang masalubong ito sa Bologna. Hindi kalaunan, naging tanyag na mga ngaral at masigasig na kalaban ng mga heretiko sa hilagang Italia. Nang dahil dito, tinambangan ng mga nakatunggali habang patungo sa Milan at tinaga sa ulo. Bago malagutan ang hininga, naisinulat pa niya sa lupa sa sariling dugo gamit ang hituturo ang katagang Credo in Unum Deo, na ibig sabihin ay naniniwala ako sa iisang Diyos. San Pedro de Verona, ipanalangin mo po kami. San Pedro Gonzales Telmo de Palencia. Ipinanganak noong taong 1990, si San Pedro Gonzales Telmo ay galing sa isang mayamang pamilya. Nakasakay sa kanyang kabayo, isang pared ang inialay sa kanya, isang araw ng Pasko. Ngunit siya ay nahulog at napahiya kung saan ito'y naging dahilan upang siya ay magpakumbaba. At sa pagpasok niya sa Ordo de Santo Domingo, siya ay nagsilbi bilang isang Dominico. San Pedro Gonzales Telmo de Palencia, panalangin mo po kami. Santo Domingo de Guzman, ang dakilang tagapagtatag ng orden ng mga mangaral o Dominicano, isinilang sa Caloruega, Espanya, anak ni Venerable Felix de Guzman at Beata Juana de Aza. Nang siya ay pinagbubuntis pa lamang ng kanyang ina, nanaginip ito ng magluluwal ng isang aso na may dalang sulo sa bibig at paikot-ikot sa isang globo, at tila bagay pag-aalabi ng apoy ang sanlibutan. Naging pari ng dahil sa kagustuhang magpalaganap ng Ebanghelyo sa hilagang Europa. Santo Domingo de Guzman, ipanalangin mo po kami. Pangalawang bahagi, ang mga misteryo ng Santo Rosario. Ang unang misteryo ng tuwa, ang pagbating ng Arkanghel Gabriel sa mahal na Birheng Maria. Pinadala ng Diyos ang Arkanghel Gabriel kay Maria, isang birhen sa Nazaret, Galilea. Kaya ka talagang ikasal kay Jose at ito'y nagwika, abang napupuno ka ng grasya, ang Panginoon ay sumasa iyo, bukod kang pinagpala sa babaeng lahat. Nang makita at narinig ni Maria ang anghel, naging bansyan. Sinabi ng anghel, huwag kang matakot, pagkat kinalulundan ka ng Diyos at ikaw ay lulubang ng Espiritu Santo at magkakanak na isang batang lalaki na tatawagin ang Jesus at kikilananin anak ng Diyos. Sumagot si Maria, narito ang isang Panginoon, mangyari mo sa akin ayon sa Diyos. Ang pangatlong misteryo ng tuwa, ang kapanganakan ng ating Panginoong Jesucristo sa Bethlehem. Ang unang misteryo ng liwanag, ang pagbibinyag ni San Juan Bautista kay Jesus sa ilog ng Jordan. Matapos na nagwika si Juan Bautista, na narito ang Kordero ng Diyos na nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan, lumapit si Jesus sa kanya at nagpabinyag sa ilog ng Jordan habang nasaksihan ang pagbaba ng Espiritu Santo gaya ng isang kalapati at narinig ang dumadagundong na tinig ng Diyos Ama na nagwika, narito ang aking buktong anak na lubos kong pinalulugdan. Birhen del Rosario, ipanalangin mo kami sa iyong anak na si Jesus. Ang pangalawang misteryo ng liwanag, ang pagpapahayag ni Jesus ng kanyang sarili sa kasalan sa kanan. Kasama ng kanyang mga alagad at ina, dumalo si Jesus sa isang kasalan sa bayan ng Kana sa Galilea, kung saan naganap ang kanyang kauna-unahang himala.
nang dahil sa naubusan na ng alak ang nasa bibig, ginawang alak ni Jesus ang tubig, ayon na rin sa ining ng kanyang puting ina, na ako'y nagbida sa mga lingkod. Sundin ninyo ang anumang iuutos niya. Sa pamamagitan nito, na ipahiwatig rin ni Jesus sa madla sa unang pagkakataon ng kanyang misyon bilang tubig na nagbibigay buhay para sa lahat. Ang pangatlong misteryo ng liwanag, ang pang-apat na misteryo ng liwanag, ang pagbabagong anyo ni Jesus sa bundok ng Tabor. Kasama nina San Pedro, Santiago at San Juan, nagtungo si Jesus sa bundok ng Tabor. Doon, nasaksihan ng tatlong alagad ang hindi pangkaraniwang pangitain. Habang nakikipag-usap kay Moises at Elias, naganap ang pagbabagong anyo ni Jesus kung saan nagningning ang kanyang mukha at damit at isang tinig ang nagwika mula sa nagliliwanag na una. Ito ang aking buktong na anak na lubos kong pinalulugdan. Makinig kayo sa kanya. Birhen del Rosario, ipanalangin mo po kami sa iyong anak na si Jesus. Ang unang mistero ng Habis, ang pananalangin ni Jesus sa halamanan ng Getsemani. Pagkatapos ng kanyang huling hapunan, nanalangin si Jesus sa hardin ng Getsemani sa bundok ng Olibo, kasama si San Pedro, Santiago at San Juan, kung saan puno siya ng pagkapagkaba. Nagpawis ng dugo habang nakatulog naman ang tatlong alagad. Ani ni Jesus, Ama, kung maaaring itayin mo sa akin ang kalis na ito. Gayunpaman, huwag ang kalooban ko, kundi ang kalooban mo. Minsan na nga lang lumabas yung pangalan na yun eh. Ang pang-apat na misteryo ng Hapis, ang pagpapasa ni Jesus ng krus patungo Kalbaryo. Matapos ang pagpataw ni Poncio Pilato ng parusang kamatayan, si Jesus ay kagayat na inilabas sa pretoryo para pasanin ang mabigat na krus tungo sa lugar ng kanyang pagpapakuan. Ang krus na pasan ni Jesus ay hindi lamang simbolo ng ating mga kasalanan na tinubos niya. Bagkus, ito rin ay nagpapahiwatig ng sakripisyong dapat nating yakapin at ng mga yapak na dapat nating tahakin. Kaya't minsan sinabi ni Jesus, ang sinumang gustong lumapit sa akin, pasanin ang krus mo at sumunod sa akin. Birhen del Rosario, ipanalangin po kami sa iyong anak na si Jesus. Ang unang mistero ng liwanag ay 300 feet na SDI. Ang panglimang misteryo ng Hapis, ang pagpapako at pagkamatay ni Jesus sa krus. Nang nakapako na si Jesus sa pagitan ng dalawang magnanakaw, nasa paanan niya ang kanyang ina kasama sila Santa Maria Cleope, Santa Maria Magdalena at Santa Salome. Nandoon din ang kanyang alagad na si San Juan. Nang makita ni Jesus ang kanyang ina at ang nabanggit na alagad, sinabi niya ang kanyang kapatid, babae, narito ang inyong anak. At sa kanyang alagad, anak, narito ang iyong ina. Birhen del Rosario, ipanalangin mo po kami sa iyong anak na si Jesus. Ang unang misteryo ng Juan Happy, ang pagkabuhay na maguli ng ating Panginoong Jesucristo. Noong umaga ng unang araw ng linggo, tumungo si Santa Maria Magdalena at ibang mga babae sa libingan ni Jesus. Pagkatapos na isang lindol, pumanawag ang isang anghel ng Diyos, binuksan ang batong takip ng puntod at umupo doon at nagwika, "Huwag kayong matakot, pagkat alam kong hinahanap ninyo si Jesus na ipinakot. Wala na siya rito, pagkat siya'y muling nabuhay gaya ng kanyang sinabi. Hali kayo at tingnan ang kanyang libingan. Ibalita ninyo sa mga alagad na siya'y nabuhay na muli at nawala na siya sa Galilea kung saan makikita ninyo siya." Bak. Ang pangalawang misteryo ng Luwalhati, ang pag-akyat ni Jesus sa langit. Pagkalipas ng 40 araw mula ng kanyang muling pagkabuhay, nagtungo si Jesus kasama ang 11 alagad sa Betania. Itinaas niya ang kanyang kamay at pinasbasan sila hanggang sa tuluyan na siyang umalis at umakyat sa langit. Habang nakatingin sila,
dalawang anghel ang nagpakita at nagwika. Kayong mga taga-Galilea, bakit kayo nakatingin sa langit? Si Jesus na umakyat sa langit ay magbabalik sa ganito rin paraan. Ang pang-apat na misteryo ng luwalhati, ang pag-aakyat sa langit ng mga nabiring Maria. Ayon kay Santo Papa Pio XII sa kanyang isinulat na Muni Vicentissimus Deus noong November 1, 1950, itinuturo ng ating simbahan ang doktrina ng mahal na Birheng Maria. Pagkatapos ng kanyang buhay dito sa lupa, ay iagad sa langit na kasama ang katawan at kaganoon. Ang panglimang misteryo ng luwalhati, ang pagkukorona sa mahal na Birheng Maria bilang reyna ng langit at lupa. Ayon sa pamintain na nakasaad sa Apokalipsis, Kabanata 12, Talata 1-7, at isang dakilang tanda ang nakita sa langit, isang babae na nadadamitan ng araw, at ang buwan ay nasa ilalim ng kanyang mga paa, at sa kanyang ulo ay may isang putong na 12 bituin, at siya'y nagdadalang tao, at siya'y nanganak ng isang lalaki na maghahari na may panghampas na bakal sa lahat ng mga bansa, at ang kanyang anak ay inagaw at dinala sa Diyos hanggang sa kanyang luklukan. San Jose, El Esposo de Santa Maria, ang patron ng Iglesia Katolika ng mga ama at mga magawa, isang kapinterong taga Nazareth, Galilea at mula sa lahi niya ang Latin, asawa ng mga nabiring Maria at ama-amahan ng Panginoong Heso Kristo, nang malaman niya mula sa isang anghel sa kanyang panaginip na ang pinagbubuntis ni Maria ay lalaki ng Espiritu Santo, ay taos puso niyang inaulto bilang asawa hanggang isilang nito si Jesus sa Bethlehem. Katuwang si Santa Maria, inalagaan niya si Jesus na parang tunay ng iyong ama. San Jose, panalangin mo kami. Nuestra Señora del Santísimo Rosario, La Festejada. Ayon sa tradisyon, ang banal na rosaryo ay binigay ng mahal na Birheng Maria kay Santo Domingo de Guzman sa isang pangitain noong 1214 sa simbahan ng Prusisyon sa Pransya. Sa pangitain ito, nagmula ang titulong Nuestra Señora del Santísimo Rosario. Noong 15 siglo, pinalaganap ang debosyon sa banal na rosaryo ni Beato Alano de la Roca, isang Dominikanong pari, na siyang bumuo ng 15 misteryo na at nagtatag ng maraming sabahang may debosyon sa Rosario. Noong 7 ng Oktubre, 1571, itinalaga ni Santo Papa Pio V ang taunang pista ng Mahal na Birheng Maria sa ilalim ng titulo Nuestra Señora de la Victoria bilang pasasalamat sa tagumpay ng mga buong Kristiyano sa Lepanto, Gresya, laban sa mga Turkong Muslim na noong umbalak sa hukong ng Europa. Paglipas ng panahon, ito ay naging pista sa karangalan ng Nuestra Señora del Santísimo Rosario sapagkat kainti na nagdasal ng Rosario ang sambayan ng Kristiyano sa Europa para sinasabing tagumpay ng Kristiyanismo. Viva Nuestra Señora del Santísimo Rosario! Viva! Susi! Natambay kami dun eh. Member ng secretary ng youth. Isa sa pinakamaganda na.